Good morning mga kabiyahero. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 7. At ang locations po natin ngayon ay nandito po tayo ngayon sa Malabon Bridge. Yan, ito po yung Tulyahan River. So familiar na sa inyo mga kababayan itong Tulyahan River. Ito pong Tulyahan River ay kumukonekta mula po sa Quezon City at dumediretso po yan ang Caloocan, Valenzuela, Malabon, Abotas at lumalabas dumediretso po ng Manila Bay. So bakit po ba tayo nandito ngayon mga kabiyahero? So i-update po natin itong Tulyahan River dahil ito po yung isa sa mga maduduming ilog, no? Maduduming ilog na dumediretso nga ng Manila Bay at isa sa mga pinanggagalingan ng maduming tubig na lumalabas ng Manila Bay. So samahan niyo po ako mga kabiyahero sa biyahe natin ngayon para sa pag-update natin dito nga po yan sa Tulyahan River. Mga kabiyero, no, itong Tulyahan River po ay may haba na 7.6 miles o 12.2 kilometers na nagsisimula nga po dyan sa May Lamesa, Quezon City at bumabaybay ng Caloocan, Valenzuela at Malabon. So kung mapapansin nyo mga kabiyero, no, na talagang napakaitim po ng tubig at yun po, sinimula na rin po ng pamahalaan ng DNR na maisaayos itong Tulyahan River at sa katunayan nga po, nag-pledge ng 1 billion, no? 1 billion peso ang San Miguel Corporation sa pamumuno po yan ni Ramon Ang. Ang nag-donate po, no? Ng 1 billion peso para po yan sa clean up of rehabilitations ng Tulyahan River. So napakalaking pondo po niyan at gagamitin nga po yun sa paglilinis nitong Tulyahan River. At kung makikita nyo nga mga kabiyahero, no, talagang napakadumi. Napakadumi nitong Tulyahan River. At isa ito sa mga pinanggagalingan ng maruruming tubig na lumalabas ng Manila Bay. Kabiyahero, makikita nyo dito sa may Malabon River, mayroong gumagawa at dito sa mga ship pile na nandito ngayon, may nakikita tayo dito na nagtatrabaho at banda dun sa unahan, meron din pong nag-dredging at nagtatanggal ng mga lupa dito sa may gilid nitong tulay na to. At makikita nyo dito sa gilid, meron na dito mga shift pile na nagawa. Ganon din po dun sa kabila, ayun. At dito sa kabilang side natin sa likuran, medyo wala pa pong nagagawa shift pile at isa rin yun sa mga tatrabahunin pa at gagawin. Now I'm sorry, I want all that's not in tonight. And on as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our... Eh, so kung mapapansin nyo mga kabiyahero, dito sa side na to, wala pa tong ship pile. At dito rin, wala pang nagagawa. Ayan, at dun sa dulo, may nakikita po tayo doon na mga nagdi-dredging din, banda dun sa dulo na yan. So, at alam nyo mga kabiyahero, kapag tiningnan nyo talaga itong tubig dito, talagang itim siya. Alam nyo, napakahaba rin itong ilog na to nga at napakalaki, no? Pero inyo, ganito kadumi yung tubig na napapadpad sa Manila Bay. Kaya siguro yung area dyan sa may Nabotas at papalabas ng Manila Bay, makikita nyo na napaka... Hindi na tayo magtataka kung yung amoy niya ay napaka... yung hindi maganda or hindi kanais-nais yung amoy dahil ganito nga po yung itsura nitong Tulyahan River. Itim po talaga siya mga kabiyahero. At ang makikita nyo lamang yung mga basurang naglutang, eh yung mga puti, yung iba pang mga basura niyan napakaitim at dahil sa tagal ng panahon, kung ilang dekada na hindi ito na isaayos, yung putik, no, yung burak na nandiyan dyan sa ilalim at siguro do, ay wala nang nabubuhay na mga isda dito. So ano nga ba yung mga nasa paligid or nasa tabing bahagi nitong Tulyahan River? Mayroong nga malalaking factory, particular po dyan sa Valenzuela, dito sa Malabon. At syempre, yung mga drainage to na kumukonekta, dumediretso dito sa Tulyahan River. Ganito rin kalawak ang ilog Pasig mga kabihero. Ano? Nakakalungkot lang dahil ganito ito. At sana, matulad ito sa ilog Pasig na na-rehabilitate at naging maayos yung flow ng tubig. Kahit paano ay nabawasan at paunti-unti ay gumaganda na yung kalidad ng tubig doon sa Pasig River. Dito talaga mga kabiyahero, alam nyo parang tinta ng pusit. Ganun po siya kaitim mga kababayan, napakaitim. Ito mga kababayan, ito yung Barangay Lungos, ito yung pumping stations nila dito. So ito po, kumukonekta rin ito dito sa Tulyahan River at dumediretso din ng Manila Bay. So kung makikita nyo dito mga kabiyahero,
Yan. So ito yung Barangay Lungos nga, no, mga kabihero. Ito yung ilog din, o maliit na sapa na kumukonekta dito sa Tulyahan River na dumediretso nga din ng Manila Bay. So makikita nyo, mga kabihero, gumagana pa naman yung pumping stations nila dito. Pero kung mapapansin nyo, napakaitim pa rin ang tubig at maraming mga basurang naglutangan. So pupuntahan naman natin, mga kabayan, itong ginagawa dito sa Tulyahan River, itong rehabilitations dito, yung paglalagay ng mga ship pile, no? Ship pile dito po sa Tulyahan River. Yan. So bali, makikita nyo, mga kabayan, mayroong original na pader kung saan yung mga nung una pa na ginawa. At ngayon, 3 meters. Nakita natin, nakita nyo yung ginagawang paghukay nitong Tulyahan River. At makikita nyo sa bawat pagbaba nitong panghukay nila dito, o itong machine na ginagamit, makikita nyo kung gaano kakapal yung putik, yung mga basura na naandiyan sa ilalim. So sa tagal ng panahon, mga kababayan, kung ilang dekada na lumipas, no, ganon din katagal yung gagawin siguro na paglilinis. Hindi naman siguro kung talaga magtutuloy-tuloy, mga kabihero, yung gagawin paglilinis dito ng ating pamahalaan ng DNR, malilinis talaga itong Tulyahan River. Pero sa tansya ko, talagang aabutin po ng mahabang panahon, dahil alam nyo, kung makikita nyo, mga kabihero, talaga napakadumi, sobrang itim po. Ayan, o, talagang napabayaan. Bakit ngayon lang to nangyari, mga kabihero? At talagang ipagpapasalamat na lang natin talaga sa pamahalaang Duterte, no, na nagkaroon sila ng concern para maisaayos itong mga ilog na to na napabayaan ng mahabang panahon. Kaya tuloy ang nagsasuffer ang Manila Bay. Kaya, mga kabihero, no, talagang isa sa malaking aspeto talaga at isa sa malaking hamon na maisayos ang Manila Bay kung hindi talaga maisasayos itong Tulyahan River at syempre yung iba pang mga ilog na kumukonekta nga ng Manila Bay. So dito, makikita nyo, mga kabihero, mayroon ditong mga machines pa na ginagamit. And bali, yung nakakontrata ngayon dito, nga, mga kabihero, yung Jacksonville Corporations. Kung makikita nyo nga, ito yung ship pile na inayos nila. Umurong nga sila ng 3 meters mula dito sa original na kanyang pader pa nung mga unang panahong bayan dyan, mga kabihero. At dun sa kabilang side, no, yon, ayun, dun naman sa kabila, papunta na po yung bayan dun sa Malabon, okay na yung mga ship pile na naisagawa dun. At mayroon pa ding mga lupa dun sa bahaging yon na kailangan tanggalin. Tulad po nung ginagawa dito, ayan, tatanggalin din nila itong mga lupa na nandito dito. At mapapansin nyo, may mga puno dito sa gilid na bahagi nitong ilog pa. So bali, yung location ulit natin, mga kabihero, dito pa lamang po tayo sa Malabon at bibisitahin din natin, kasi nga napakalaki po nitong Tulyahan River. Pupuntahan din po natin yung mga area dyan sa Nabotas, Valenzuela at sa Quezon City, kung ano ba yung mga ginagawa dyan sa bahagi na yan ng rehabilitations nitong Tulyahan River. Siguro, mga kabihero, kapag naisaayos na itong Tulyahan River, ito, kasi may mga ganitong lote na yung 3 meters nga yung na i-adjust, baka po gawin itong kalsada o maliit na kalsada para dun sa mga, o maging bike lane, no, para dun sa mga pwedeng mamasyal at dumaan dito sa
Tulyahan River. Kung mapapansin nyo nga mga kabihero, malaki pa yung lupa. At ito po ay tatanggalin din para lumabas itong ship pile dito. Dahil kung hindi po nila ito tatanggalin, ay magiging lupa lang din ito dyan sa Tulyahan River. Yan. So gusto lang natin linawin mga kabihero, no, na talagang ang pamahalaan po ay gusto talaga nila, ano, gusto ng pamahalaang Duterte na maisayos ang kalagayan ng Manila Bay, at seryoso po sila. At ito man, hindi po natin ito nakikita sa media, hindi man po ito na ipapalabas sa mga mainstream media, kami na lang po, no, tayong mga talagang nagmamalasakit sa bayan. At siyempre sa pagtutulungan ng mga Manila vloggers, kami po ay ihatid namin sa inyo yung mga ganitong ginagawa ng ating pamahalaan, lalo-lalo na nga po dito sa mga rehabilitations ng Manila Bay. Ito nga po, yan Tulyahan River. Isa ito, no? Isa ito sa mga pangunahing kailangan gawin upang maisaayos ng tuluyan ang kalidad ng tubig yan sa Manila Bay. Ito mga kabihero, makikita nyo, isa dati siyang mangroves area na noong mga panahon noon ay talagang masasabi natin na dagat talaga itong lugar na ito. So makita nyo, may mga mangroves pa dyan na unti-unti ay tumutubo. At hanggang dun sa dulo ay mayroong mga mangroves pa din. Pero tuyot na siya at na nagkakaroon lamang ng tubig dito kapag high tide, nagkakaroon ng konting tubig. Pero makikita mo na nabubuhay pa rin yung mga ilang puno na bakas ng mga panahon na siya ay dagat pa at napapasokan ng malinis na tubig. Noong mga panahon pa yun, mga kababayan, siguro mga 1960s or 40s pa ng mga panahon na yun. Dito mga pero, kita nyo, yun yung Malabon River, Malabon Bridge. Yan, nagkoconnecta dito sa Letre at dito sa bayan ng Malabon. So yun, dito nagsisimula ulit yung paglalagay ng mga ship pile dito sa area na to. At yung sinasagawang paghukay ng mga putik dyan sa ilalim nitong Tulyahan River. At siguro mga kabihero, no, talagang matagal pa ang aabutin itong ginagawang clean up. At hindi pa natin nakikita yung sinasabi na 1 billion na fund ni Ramon Ang or ng San Miguel Corporation. Hindi natin alam kung saan sila magsisimula dahil wala pa dito yung mga naghukay talaga dyan sa yung mga dredging na ginagawa dito sa Tulyahan River. Baka po dun sa mga ibang area pa, like for example sa Valenzuela or dyan sa Maynabo. Tapos babaybayan po natin yung mga kabayan para makita natin. So sa ngayon, ang nakikita natin dito, yung pagsasaayos at pagsasagawa nitong ship file dito sa may Malabon area. Dito nga po yung sa may Tulyahan River. Home is where we were, home is where we want to be, and yes, we don't have time to say goodbye. Yan o, tingnan nyo mga kabihero. No? Sa tingin nyo, may mabubuhay na mga isda dito kung ganito yung kulay ng ating tubig sa ilog. Nakakalungkot talaga ng mga kabihero. At nakakabahala kung talagang hindi ito naisayos. Paano nga ang mangyayari sa Manila Bay na talagang napabayaan ng mahabang panahon? So pag lumapit po kayo dito, talagang maamoy nyo yung amoy na masangsang talaga. Malansa na ewan, amoy bulok na ewan. Mga ganun mga kabihero. Yan, siguro kung ano po nakakagawi kayo dito sa Malabon, makikita nyo po itong Tulyahan River. Ito po sa may Malabon River. Makikita nyo dito yung itsura nitong Tulyahan River. At talagang masasabi nyo na wow, no? Mapapawaw talaga kayo. Dahil yun nga, nakakalungkot lang. Hindi natin alam kung ano pang mga mangyayari sa mga susunod na buwan, taon. At taon talaga ang bibilangin mga kabihero pag po talaga ito may sayos. So yan lang mga kabihero yung aking may update dito sa inyo. Dito po yan sa Tulyahan River. At ito pong Tulyahan River ay buli nagkoconnecta mula po dyan sa La Mesa sa Quezon City. 7.6 mile, 12.2 kilometers ang haba. So napakahaba po nito. At ito po ay lumalabas ng Manila Bay. At isa po ito sa mga dahilan kung bakit marumi ang tubig sa Manila Bay. So ako po ulit si Pugong Bihero. Maraming pong salamat sa inyong panonood. At muli po ay sana po ay suportahan nyo rin yung aking video po nung mangingisda ng Manila Bay. May upload na po ako na part 6. Ay part 5 mga kabihero. Yung part 6 po yung pag-uwi na ni Tatay sa Davao City. Okay, thank you so much po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo at lagi kong paalala na kung may problema po tayong pinagdadaanan, sana po ay palagi nating isipin na lahat ng yan ay may kasagutan. Basta't isipin po lagi natin na God first. Alright, thank you so much po.